Sobrang scaling ng execration dito, pwedeng kumuha ng fast tempo mage ang LPE katulad nga ng Luyi. Luyi pwede to withstand the scaling, to block the scaling ng execration. Pero this is classic execration na ano eh, na leaning towards late game. Late game heroes, ang sakit dito ng damage output nila Wolf kapag umabot tayo ng 10 minutes ha. Wonder na po yung magandang hero dito para kay Arvs. Pwede siya mag-Sylvana kaso wala silang wave clear. Pwede silang mag-Chango kaso ang bagal nung kanilang tempo. Oo. So I'm taking Luyi sa ngayon. Luyi talaga, no? Para medyo mabilis. Kaya Valir? Parang mabagal pa rin eh. Oh, mas mabilis to, Kuya Wolf. The Kagura! Para dito sa side ng LPE. Tama ka, isang mage na tempo base. Pag sinabi natin is yung parang pwedeng sumali kagad. Early game may damage. Pwede ring panghuli. Pero sabi ng execution dito, nako, kabahan na kayo dahil yung late game damage output namin ay... And Claude, kapag hindi nakapag-farm yan sa side ng execution, pwedeng matapos agad ang laban. So it's gonna be up to LPE kung paano nila i-take advantage ang early game spike nila. Eto na ba yun? Is this the final game for LPE para dito sa tournament? Will execration go to the 18-point mark? Ang tanong, Kuya Wolf, makapag-farm kaya dito si Kelra against this Harit na napakasakit, pare. Tingnan, ang link medyo 50-50 action. Pag magpa-farman lang sila. Oo, pa-farman lang yan eh. Pag nag-4, depende sa gala. Depende sa gala yan eh. Depende sa dalaw, tama. Depende sa dalaw yan eh. Pero... I wanna say, si Jake the Dog ay maganda yung pang-zone out. Kaso kasi si Kelra naka-avarice. So hindi rin pwedeng tumambay si Jake the Dog doon kasi magbibigay lang siya ng free gold kay Kelra. Pasampu-sampu, no? Speaking of pasampu-sampu, pasundot-sundot din. Si KelBJ, naunahin dito ang... purple na nakuha niya na and then punta siya dito sa orange buff niya. Interesting yung pag meet up kagad dito ng tatlong heroes sa gitna ng kada team. Pero ang nauna sa Lito Wanderer ang LPE, halos parehas no kung iisipin mo yung lineup eh. Kasi yung Lunox, Kagura, kailangan din mag-farm. Yung Roger tsaka Ling, halos parehas eh na tempo based din eh, di ba? Wow, a nice dodge coming out from Kelra. Muntikan pa siya mabigyan ng synchro fusion doon. Pero saktong-sakto yung BMI. Pixel perfect para makatakas. Pinapatayan lang nila muna dito si Ito Max. May onting poke mula kay Bimo. Eto na, nag-level 4 na si Yaku, nag-level 4 na si KelBJ. Sino ang unang gagalaw dito para sa gank attempt Wolf? Smart play mula doon kay Ryota, pero sabi nila yun dyan, ako. Alam ko na yan. Panood ko na yan. Nagbabarats din ako eh. Nagbabarats din ako eh. Hindi mo ba kilala si Renjo Pacquiao? Si Renjo Pacquiao. Sabi dito ni Renjo. Ang unang gagalaw dito ay si Nayaku sa top lane. Makikita si Lani na Chakno. Eh syempre, paunahan din naman talaga sa Turtle Tank. So ngayon, KelBJ with his ability. Ang tumatravel na papunta dito sa Turtle. May contest na mangyayari ata dito. As Ryota will pop the Detonas welcome. Nandoon sa gilid si Chango, pero si KelBJ, sabi na nga ba, the retribution is real para dito kay KelBJ. Yaku pumasok na lang dito. He will get one, pero siya din ay mawawala. 2-for-2 exchange, but that is going to be in favor of execration. KelBJ with the steal. Napakagandang... pag-understand mula sa execution. Kasi yung LPE nauna talaga sila doon sa laban at required sila na gamitin yung Detona's welcome. So, ang talaga nagpapakita lang ay yung mga makukunat, si Renjo at si Chaknu. Oo. And then, nung ang LPE ay tinuloy yung pag-turtle, sabi ni KelBJ, itatiming natin. I-go nyo habang malapit na akong magkaroon ng range para sa retribution. Para nung ginulo ng execution with Chaknu, with Renjo, saktong-sakto na pigilan nila yung retribution ni Yaku. Yeah. Tapos, may magandang play pang ginawa si Ito Max nung inabol sila ni Yaku. Sinakto niya nung nag-like and pounce na nag-flicker pamunta sa Tore para humabol ng malayo yung animation nung pagtalon ni Yaku. Sinakto niya yung dash niya eh. Tama. No? Bilang yung Lunox. Kaya umabot doon sa turret. Naku na meron ako ginagangster na nila. Si Yaku Mania. Welcome
Sabi dito ni Chakno at ni Renjo. Meanwhile in the bottom side, Tempest of Blades mapapop ngayon dito ni KLBJ, and he will survive the potential gank na meron si na Jake the Dog. Eto na, unti-unti nang nawawala dito at tumatagalit ang mapo ng LPE as Arbs will try to survive the pokes mula kay KLBJ. Pero here comes Eto Max with the Chaos Bolt. Sama mo pa ng Chaos Darkening. Ang daming nawala sa side ng LPE. Isa lang sa execration. Tukay na ang kalamangan ng exe ngayon. Nako! Mukhang hindi na makapag-farm. Naubo. Si Yako Mania. Tinawag na si Kuya Ryota. At sabi ni... Sabi pala, di pala kuya. Sabi niya, oy, Ryota, halika nga dito. Ryota, help me. Help me. Pakinga. Pakinga. Ako nga, ganun magsalita si Yako eh, no? Pakinga, ganun eh. Masabi ko nga lang ay maganda para sa execution ng sobra-sobra kasi nakapag-farm si KLBJ. Yeah, at nako, pinatay yung damage output dito ng LPE. Ang daming inubos dito para kay Renjo. Mm-hmm. Pero still, a pick-off is a pick-off, Wolf. Yep. 4 minutes, by the way, na nakakawa na si Etomax sa kanyang Clock of Destiny. Bilis. Do take note, naka-impurate yan. Hindi yan naka-mystery shop. Yeah, because yung yaman talaga niya, 2.8k na siya ngayon. Yeah, because of the deaths din na nakakuha nila dito. Tusok mula dito kay KLBJ. He will try to get Yaku. Nako, may bait din na ginagawa. Kung iisipin mo, ang kunat din kasi ng lineup ng Exe talaga. Makunat na. Tapos kapag lumating pa ng late game, ang sakin ng damage. That's right. And this is a first pickling na ang LPE dapat ay aware or at least nasasagot nila. Pero si KLBJ ay 3-0-3 sa ngayon at susugod pa sila, Manjin. Oh no, Blazing Duet para kay Keller dito. Knock up mula kay Bimo, pero kalahati na ang buhay ni Bimo dito. BMI for Kelra. Disengage mula sa side ng execration naman ang magaganap as KLBJ will try and go for Jake the Dog. Nako! No, naglabas ng spada si Jake the Dog, pero apat yung nilabas na spada ni KLBJ! Shutdown para dito kay Jake the Dog. Masyado na atang malalim dito si Naito Maxipa mula dito kay Bimo. Yung payo ngayon dito mama dito at yun na nga yung pause. Na nili ng LPE na ipick na lang yung Grok instead of the Roger dun sa slot nung Roger. Ninakawan, no? Nanakaw pa sa kanila. Oo. Ginawa na nila to before. Ginamit na nila yung Grok laban sa Ling. Kasi parang hindi Kufra yung sagot ng LPE sa Ling. Kasi yung Kufra, oo, napipigilan mo yung dash. Pero yung pagpa-farm ba ay kaya mong i-contest. At dahil nakuha ng execution yung Grok, biglang nawala na ng na magandang pang-stop yung LPE. Yeah. Parang ang nangyari was parang inuna muna kasi nila yung hero ni Yaku. Parang sana adjust na lang muna sa magiging jungler to the point na, wow, execration. Ang ganda nung naging facing, nung draft nila doon. Ang ganda nung phase 1, phase 2. Totoo. Yung placements dito ng hero sa draft. Although masasabi ko kasi yung problem nga lang doon is kapag nag-grok pa rin yung LPE, grok chew sila. So, mawalan sila talaga ng mage. Mapo-force sila ng Harith ay gagawin nilang mage. Tapos, gold lane na Cho. Na ayaw naman nila din mangyari. So siguro yun din yung reasoning kung bakit inuna nila yung Roger pick nun sa huli. Yeah. Eh, sabi kasi ni Coach Pac Bates, alam ko yan. Si Yaku Minya maglalaro eh. Nagulat nga din ako sa Hayabusa band kasi parang na nag-flashback sa akin ng Hayabusa ng Kapitolyo na si Yaku. Yaku Minya trying his best to save LPE para dito sa ating matchup. Pero sabi ng execration, hindi pwede. Execration ang lumalamang 23,000. At ngayon si Eto Max, meron na rin siya nung Necklace of Durance item. And wow, Wolf, ngayon bumagal yung laban, pero yung farming kasi ng Exe nandoon pa rin. Nako! At mukhang pipigilan nila dito. Binate nila dito yung ultimate ni Yaku. Blazing Duel para kay Kelra. Jabated! Renjo mawawala doon sa top lane, pero dalawa ang naging exchange. Execration. Taking down Jake the Dog and Yaku. What a trade indeed. Para sa execution at all part of the plan. Imagine mo, 8 minutes, may nanggugulo pa rin nung buff mo. We can't imagine how difficult it is para dun sa ating Roger ngayon. At bilang resulta nakakuha ng mga Tore, ang execration, makakakuha pa sila ng Turtle dahil malayong-malayo pa si Yaku sa pag-contest dito. At yan, mukhang ibibigay na to ng LPE. Libreng Turtle para dito sa execration.
And kung papansinin mo, sobrang commendable din yung ginagawa ni Chuck Mamba eh. 0-5 ang kanyang score. 0-0-5. Baka kasi isipin ng mga tao na 5 deaths. Na deaths, hindi. 0-0-5, sorry. 0-0-5. Naka-breastplate na ngayon, which means na may extra movement speed at napakakunat na at this point. Yeah, may courage. Mas pa pala siya. Mm-hmm. So talagang pag na-bait nila dito ang LPE, tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy ang pag-arangkada dito ni Chuck Mamba. Kinailangan nila ng tatlong bodyguard para kay Yaku para lang mapigilan si Chuck, no? Wow. And that's bad news. In fact, si Chuck, no, mas mataas pa yung level dun sa goaltender at sa jungler ng LPE. Level 10 against level 9. And remember, Chuck, no, isa to sa mga players na pag alam niyang hindi siya mapapatumbaga, gangsterin niya. Exactly. Yung mga kalaban. At ganoon na nga yung ginagawa niya. Sipa para kay Bibo dito. Inabangan si Chuck, no, lima! Kinagat pa! Muntikan pang mabuhay. Nakikita mo yung bait na ginagawa dito ng X eh? Mm-hmm. Nag-hope sila na mabuhay si Chuck no doon. But unfortunately, ready ang LPE para doon sa pick-off. So that was a very crucial kill para sa LPE para makahinga sila ng kaunti. Yun nga lang ang execution na may confidence sila nakuha para mag-push doon sa may top lane. So ang kapalit ng buhay ni Chuck no ay map control para sa execution. At sa top lane turret na kanilang nakuha, mm-hmm, at ngayon ay magiging aggressive ulit ang execution, naghahanda ng kanilang mga death bush play. Wow. Yung si Renjo, si Etomax, pwede pang mag-Etomax Lunox play, the Ruby DD play. Yeah, man. I think ginagawa na lang din ng exe dito ay ang pag-freeze ng lane. Mm-hmm. They're just waiting for LPE na lumabas sa mga lungga nila. Chakno, of course, ang magpo-provide ng vision. Ito na ba ang round 2? Hindi magandang posisyon para sa LPE to take this pick-off. Nakuha niya? Yung ano? Yung, so. Yung Crimson Lizard? Eh. Nag-region siya eh. Oh my, ganun ka-gangster. Oo. Ganun ka-gangster. Oh no. Ang mahirap pa kasi naka-sprint siya. Mm-hmm. Kaya hindi mo pala siya kaagad talaga mapipitas. Mm-hmm. Classic Grok plays that we see. Ngayon naman, para sa execution na meron silang free pass doon sa Lord, unless Bibo! Oh no! May nangyaring laban doon sa baba. Sino kaya ang madadali? Bimo, Pulado. Pero ayun na ang retribution ni KBJ! Blazing Dumendal para kay Kelra dito. The double K connection is now online. Kelra and Kiel getting four heroes para dito sa side ng LPE. At yung Lord ay nako, pumapurangan sa kanila dahil pumunta sa baba. Binugaw sila ng LPE pero matapos ang konti pag-damage sa LPE, execution pa rin na nakakuha ng Lord. Oh Bimo. No! Bimo trying his best. Nawala si Renjo dito. 3 seconds in, si Jake the Dog. Execration. Gusto nilang makuha dito yung 2-0 na inaasam-asam nila. Dahil ang tagal na, ilang linggo na, hindi nila ito maramdaman. 15-8, buhay na ang side ng LPE. Chakno ikot dito, umiikot din si Kelra! At mukhang tapos ang laban! Execration will execute LPE! And Execration now will get 18 points!